Amen. Great message of the song. Amen. Be strong in the Lord. At wala talaga tayong pinagkukunan ng ating kalakasan kundi ang Diyos. Amen. Kung ang ating source ng ating lakas ay ang Panginoon, then we can be strong. Amen. I hope that song prepares our hearts for the listening of the preaching of the Word of God. Amen. Handa na po ba tayong makinig ng salita ng Diyos? Amen. We've come now to the most important part of our service this morning, the preaching and the listening of the Word of God. So let's stand up and once again, please welcome our pastor back in our pulpit to give us the Word of God. Palakpakan po natin. Thank you for the song, the message of the song. Great music, amen. But there's no substitute for the preaching of the Word of God. Amen. Parang kukunti na talaga yung mga Baptists ngayon. Luke chapter 17. Luke. Masensya na po kayo, naglalabo na yung mata ko. Marapit na yata akong mag-expire. Luke 17 from verse 20 to 37, let's read it responsibly. Luke 17 verse 20. Are you there? Sabay-sabay po tayo sa last verse in verse 37. Okay, may nawawala yatang magulang. Luke 17 in verse 20, the Bible says, "And when he was demanded of the Pharisees when the kingdom of God should come, he answered them and said, 'The kingdom of God cometh not with observation.'" Behold, the kingdom of God is within you. And he said unto the disciples, "The days will come when you shall desire to see one of the days of the Son of Man, and ye shall not see it. He shall say to you, 'See here, or see there.' Go out after them, and follow them. For as the lightning that lighteneth out of the one part under heaven shineth unto the other part under heaven, there shall also the Son of Man be in his day. He suffered many things and rejected this generation. And as it was in the days of Noah, so shall it be in the days of the Son of Man. They did eat, they drank, they married wives, they were given in marriage unto the day that the Noah entered into the ark, and the flood came and destroyed them all. Likewise also, as it was in the days of Lot, they did eat, they drank, they bought, they sold, they planted, they builded. But the same day that the Lord left out Sodom, it rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. Even thus shall it be in the day when the Son of Man is revealed. In that day, upon the house top, and stop in the house, let him not come down to take away he that is in the field, that he likewise not return back. Remember Lot's wife. Whosoever shall seek to save his life shall lose it, as he shall lose his life for to serve it. I tell you, in that night there shall be two men in one bed, the one shall be taken and the other shall be left. Two women shall be riding together, and one shall be taken, the other left. Two men shall be in the field, the one shall be taken, and the other left. And they answered and said unto him, 'Where, Lord?' And he said unto them, 'Wheresoever the body is, there will be the eagles.'
be gathered together. Tayo po'y sandaling pumikit at manalangin. Dakilang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Muli pinag-uri kami at nagpapasalamat sa umaga ito na muli po kaming malaya makakapag-aaral ng iyong mga banal salita. I pray, O God, na patuloy po kaming abutin ang iyong mga salita. Gamitin niyo lamang po, Panginoon Diyos, ang inyong mga, ang iyong lingkod at gamitin kayo po, Panginoon Diyos, ang magsalita sa kalagitnaan po namin. At kayo po, Panginoon Diyos, ang maitaas din namin sa umagang ito, maluwalhati at masamba po namin sa Espiritu at katotohanan. O God, salamat po, Panginoon, sa pribilehyo kami po na sa bahay-sambahan sa oras nito at malayang nakakapakilig ng iyong mga salita. At dalangin po namin patuloy po ito palaguin sa puso at isipan ng bawat mga kapatid. At higit yung aming mga kapatiran na sa kanilang tahanan, Panginoon, abutin mo po sila, Panginoon Diyos, ng inyong maliwanag na mensahe. Huwag niyong hayaan na magkaroon ng internet problem para hindi po sila maging bahagi sa gawain sa umagang ito. Okay, maraming maraming salamat po sa kabutihan ninyo at ibinabalik po namin ang buong kapurihan ng kaluwalhatian sa inyo. At kung may nakikita mong kayong kasalanan sa aming puso at isipan, patawarin niyo po kami, O Diyos. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, please be seated. Kailangan na ng upgrade yung aking salamin. Hindi ko na kayo gaanong makilala. Ako po yung far-sighted. Pag malayo, medyo wala naman akong problema. Kilala ko pa kayo. Itong problema ko, pag malapit yung binabasa, pag malabo na yung pambasa, malabo talaga. So the issue in this particular context na na binasa natin, it was about the coming of the kingdom of God. Na ito ang tanong, ito yung si yung ito yung sagot ng Panginoon sa tanong ng mga Pariseo. Kaya pag-uusapan natin ay understanding the kingdom of God, no? Understanding the kingdom of God. No. Ang Panginoon ay nagturo, tinuro niya in this particular subject, the kingdom of God. At gusto kong maunawaan natin, what about the kingdom of God? What is the kingdom of God? We need to understand the kingdom of God. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, ng ating binasa, sabi, and when he was demanded of the Pharisees, when the kingdom of God should come. Magtatanong ang mga Pariseo, kailan ba narating itong kaharian ng Diyos na ito? And he answered them and said, the kingdom of God cometh not with observation. No, hindi mo ito makikita sa pamamagitan ng naked eye pag uobserba mo. No? Alam niyo kung bakit? Sabi niya sa verse 21, neither shall they say, lo here, or lo there, for behold, the kingdom of God is within you. See that? The kingdom of God is within you. No? Yung mga Pharisees, maaari sila yung nagtatanong ayon sa kanilang nabasa from the Old Testament scriptures. No, kasi alam nila may there will be a coming Messiah, the coming king na mag defend sa kanilang bansa, sa bansang Israel. That's why hanggang ngayon nag-aantay sila ng Messiah. Alam niyo ba 'yon? Na-miss nila yung pagparito ng Panginoon more than 2000 years ago. Kaya nga ang Panginoong Hesukristo inexplain niya that yung tanong niyo na yan, hindi mo kayang obserbahan ng iyong paningin o ng iyong pakaramdam. Because the kingdom of God, the kingdom of God is within you. Sabi sa verse 20, sa verse 21. And prior to this chapter, tignan niyo sa verse 16, pinaliwanag niya ng patungkol sa kingdom. Sa verse 16,
ng chapter 16 ng verse 16. Sabi niya, the law and the prophets were until John. Since that time, the kingdom of God is preached and everyone pressed into it. Hanggang sabi ng Panginoon sa Kristo, yung kingdom ng Diyos, ay pinapaliwanag ng Panginoon, yung kingdom ng Diyos ay ito yung mga mananampalataya sa ibabaw ng lupa. There are the believers at any instance since John the Baptist or since the John the Baptist time. At walang infant doon. This is for the adult na kinakailangan maunawaan nila na ang kingdom ng Diyos magpapasimula doon sa mga matatanda adult na sinabi ng Panginoon in John chapter 3. Basahin natin. In John chapter 3, in verse 3, sabi niya, Jesus answered unto him, ang kausap niya ay si Nicodemus, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Amen? People must be born again, not only to be a member, not only to be a member of family of God. No? Kasi pag sabi ng Biblia, pag ikaw may born again, ay aaring kang anak ng Diyos in John 1:4, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God. But they were born also in the kingdom of God. No? Sabi ng Panginoon, hindi makikita ng tao ang kaharian ng Diyos dito sa ibabaw ng lupang ito kung hindi siya ipapanganak sa pamilya ng Diyos. To be a member of a family of God is one thing, and to be part of the kingdom of God is another thing, but it happens at the same time. Nakita nyo? Except a man be born again, maliban ang tao ay maligtas, he cannot see the kingdom of God. So maunawaan niya na magiging part siya ng kingdom ng Diyos when he became a member of the family of God. Ha? Nung siya ay ipinanganak na muli sa pamilya ng Diyos, siya ay na-born again. Bagay na hindi gaanong maunawaan even the so-called born again Christians. Opo. Nung nakaraan lang, kausap namin si Brother Raymond, yung isang nagsisimba sa born again. Of course, sabi, he is also a Christian. But when I check, sabi ko, sir, ibig sabihin siya, pag kayo namatay, tiyak niya nang pupunta kayo sa langit. Ay, hindi pa po. Where is now the born again? Born again by name, but not in reality. So, kasi pagka na-born again ka, magiging membro ka ng family ng Diyos, magiging kabahagi ka ng kingdom ng Diyos. Makikita mo na ikaw ay pag-aharian ng Diyos, makikita mo yung kaharian ng Diyos. And for those believers, lahat ng sumampalataya, whatever, anumang sekta, ikaw ng pananampalataya, mahalaga, tinanggap mo ang Panginoon, ikaw ay naipinanganak sa pamilya ng Diyos. E kaya kabahagi sa kingdom ng Diyos. Amen? Maaaring magtanong ka, bakit sabi mo kanina, Pastor, walang infant? Yes, walang infant. Apo, walang infant. Mark chapter 10. Alam niyo kung bakit? Mark chapter 10, in verse 14. But when Jesus saw it, He was much displeased, and said unto them, Suffer the little children to come unto me, and forbid them not, for of such is the kingdom of God. The children are already there. They're already there. No? Kinakailangan lang na yung mga adult ay ipanganak na muli para makita niya ang kaharian ng Diyos.
And the kingdom of God is within you, sabi ng Panginoon. Nakita niyo ba? In verse 21, the kingdom of God is within you. So the Lord Jesus Christ made it clear in our context when he mentioned Noah and Lot. No? Of course, balikan natin. Family of God, kingdom of God, and then na-miss natin yung church of God eh. Sabi sa Acts chapter 2 verse 41, and they that gladly received his word were baptized. Those who were born again, believers, got baptized. Ibig sabihin, sila ay idinagdag sa church. They got baptized. So yung baptism doon, makapapansin nyo, yung baptism is immersion. Bakit immersion? Nilulubog kasi ito'y sinisimbolo na ikaw ay nalibing, nakasama ng Panginoon at pag-aawin mo sa tubig, ikaw ay nilang nalalakad sa panibagong buhay. And that is baptism. And we don't believe in infant baptism. Because they are the kingdom of God. Sabi ng Panginoon sa kanila na. No, hindi totoo. Pag hindi nabaptize yung bata, ay hindi pupunta sa langit. Hindi po. Ang totoo dun, taga-langit na sila. No? Sa kanila na yung kaharian ng Diyos. Amen. So kaya nga maliwanag, in-illustrate ng Panginoon yung kingdom ng Diyos just like yung panahunan ni Noah. Kailan ba? Na yung mga taong hindi na pag-aharian ng Diyos, sila yung naparusahan. Nakita nyo? Sila yung nakatanggap ng parusa. Only 8 people got saved during the time of Noah. Noah. Di ba? Bakit hindi inaunawangan ng mga taong ito yung kingdom ng Diyos at binaliwala nila yung kingdom ng Diyos? Late sila sa pag-recognize ng kingdom ng Diyos. Nandun na yung flood, nandun na bago sila nasasabing, Noah, naniniwala na kami sa iyo. Papasukin mo kami. Wala na, tapos na. Sabi ng Panginoon, ganun ang mangyayari sa kanyang kapanahunan. Even this time, sa kapanahunan ito, habang ang salita ng Diyos ay pinipreach, yung gospel ng Panginoon ay naihahayin sa mga tao, ito yung chance ng tao na maborn again, yung maligtas, at hindi mapunta sa apoy ng impyerno. Kaya nga, maliwanag din yung illustration niya patungkol kay Lot. Di ba? Just the same activities. They were marrying, sabi yan, sila yung nagkakatuwan, nagiinuman, bagong kasal, nag-ahanim. Pero wala silang panahon sa kingdom ng Diyos. They just deny the kingdom of God. Kaya nung dumating yung panahon na kinakailangan ng hatulan yung kasalanan ng Sodom, kinakailangan alisin sa Lot sa loob ng Sodom and Gomorrah para ulanin ng apoy ang Sodom and Gomorrah. Sino nag-suffer? Those who do not belong to the kingdom of God. That's why the kingdom of God is very, very important. We need to understand the importance of the kingdom of God. We need to fully understood the kingdom of God. Amen? Kailangan natin maunawaan yung kingdom ng Diyos because the kingdom of God, sabi na ba, is within you. Huwag kang maghanap ng isang klase ng kaharian, meron ng isang nagahari at lahat ay sumusunod. Huwag mong hanapin yun. Ang dapat maunawaan mo yung kingdom ng Diyos ay magpapasimula sa iyong puso. Amen? I hope na nasusundan niyo po ako. That's why people need to understand that the kingdom of God is all about righteousness, peace, and joy. That's number one. The kingdom of God is all about righteousness, peace, and joy. Romans chapter 14. Romans chapter 14 in verse 17. The Bible says, for the kingdom of God is not meat,
For the kingdom of God is not meat and hindi pagkain at inumin. Ha? Ano yung kingdom ng Diyos? But righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. The righteousness of God must be manifested in the life of a truly born-again believers. That's why the Apostle Paul reminds the Corinthians, yung mga Kristiyano sa Corinto in chapter 6, in verse 14. The Bible says, and Second Corinthians, sorry. The Bible says, Corinthians chapter 6, verse 14, be ye not unequally together with unbelievers, for what fellowship hath righteousness with unrighteousness, and what communion hath light with darkness? No? So, sinasabi ni po taga Corinto, anong pakikisama meron yung righteous people sa unrighteous people? The believers and to unbelievers. Hindi sila magsama kasi hiwalay ang kanilang pinaniwalaan. Kaya nga sabi, be not unequally together with unbelievers. Hindi ka dapat nakikipag-compromise ginagawa ng mga unbelievers. What fellowship had righteousness with unrighteousness, and what communion had light with darkness? Hindi mo pwedeng pagsamahin yung dilim at liwanag. Of course, pag sinama mo yung liwanag sa dilim, magliliwanag dapat. Pero the sad truth is, pag sinama mo yung liwanag sa dilim, minsan nawawala yung liwanag. Amen. Nawawala yung righteousness, but ang nakikita ay yung unrighteousness. Amen. Amen. Let me give you an example. Isa ng halimbawa ng unrighteousness. No? How about unforgiving spirit? Unforgiving spirit is not the righteousness of God. No? Magtataka ka, mayroong mga Kristiyano na sa kabila ng pagpapatawad sa kanya ng Diyos, siya ay pinatawad ng Diyos, siya ay naligtas, siya ay bago ang buhay, bago ang paningin, na ngayong naligtas na siya, siya ay lumago sana sa pananampalataya, pero yung kanyang kapatid nagkamali sa kanya, hindi niya mapatawad. Magtatanong po siya, Panginoon, ilang beses ko tawarin yung aking kapatid pag nagkasala sa akin. The Lord Jesus Christ made it clear. Sinagot niya yung tanong na yan ng kanyang disciples. In Matthew chapter 18. Starting in verse 21. Then came Peter to him and said, Lord, how oft shall my brother sin against me and I forgive him? Till 7 times? May number na kaagad si Peter. 7 beses ko ba pwedeng patiwaran yung kapatid ko pag nagkasala sa akin? Ano sagot sa kanya ng Panginoon? Sa verse 22, Jesus said unto him, I say not to thee until 7 times, but until 70 times 7. Ilan yun? Ha? 70 times 7. Parang di nga hindi alam ah. 400? Ha? 490? Tama? Ah, tama. 490, di ba? Di ba? Tama yung mathematics ko. Oh, 490 nga lang ba talaga? Mabibilang mo ba ang magkasala yung kapatid mo sa, ng 490 times? Kasi ibig sabihin lang ng Panginoon, huwag kang magbilang ng pagpapatawad. Not even 7, not even 70, but 7 times 70, 70 times 7. Ibig sabihin, huwag ka lang magkwenta.
Magpatawad ka na lang ng magpatawad, and that is all responsibility sa iyong kapatid na nagkakamali. Amen. Huwag na tayong magbilang ng pagkakamali ng ating kapwa. Kapwa Kristiyano. At para bagang lagi niya lang ginagawa yan eh. Hindi ko siya mapapatawad. Isang beses pa nga lang eh. Dalawang beses pa nga lang eh. Eh, hindi po pa nga hindi po pa nga na-reach yung standard ni Peter eh. Sabi niya, 7 ba? Wala pa nga 7 eh. Pero hindi ka na handang magpatawad. Amen? Naduduling na talaga ako sa salamin ko. Pag po umanhinin niya talaga. Sabi ng Panginoon, therefore is the kingdom of heaven likened unto the certain king which would take a and when he had begun to reckon, one who was to him which owed him 10,000 talents, but for as much as he had not to pay, his Lord commanded him to be sold, and his wife and children and all that he had, and payment to be made. The servant therefore fell down and worshipped him, saying, Lord, have patience with me, and I will pay thee all. Then the Lord of the servant was moved with compassion and forgave him, the debt. But the same went out and found one of his fellow servants which owed him 100 pence, and he laid hands on him and took him by the throat, saying, pay me that thou owest. And his fellow servant fell down at his feet. And besought him, saying, have patience with me, and I will pay thee all. And he would not, but went and cast him into prison till he should pay the debt. Nakita niyo yung klase ng servant? Dalawang klase ng servant? Yung isa pinatawad ng kanyang master nung siya'y nagpakumbaba, siya'y nagmakaawa. Di ba? Pero yung isa, yung the same na pinatawad ng kanyang master, naningil din siya sa kanya, may nagkakautang sa kanya, eh hindi niya nagawang patawarin. Pinakulong niya pa hanggang sa makabayad. Nakita niya yung klaseng servant. This is the picture of the Christians, the believers. Ito yung tanong ni Peter eh. Ilang beses ko pa papatawarin yung kapatid ko? 7 beses ba? Yun yung standard ni Peter. Minsan yun ang gusto mong kuhanin. Yung standard ni Peter. Bibilangin ko pagkakamali nito. Nakakarami na to eh. No? Pero sabi ng Panginoon, 70 times 7. Na ibig niya sabihin, huwag kang magbilang, magpatawad ka lang. At tulad ng pagpapatawad sa iyo ng Diyos, magpatawad ka lang. Amen. Ganun kahalaga kapatid. Yung forgiving spirit. Huwag tayo magkaroon ng unforgiving spirit because that is not the righteousness of God. Wala dun yung righteousness ng Diyos kapatid. Mga Kristiyano na tayo niligtas, naligtas sa biyaya ng Diyos because of the mercy of God, tayo ay inaligtas sa kabayaran ng ating kasalanan sa impyerno. Binayaran na ng Panginoon yung ating kasalanan, kaya hindi na tayo pupunta sa impyerno. Tapos ngayon, meron kang kapatid na nagkamali, ikukonte mo ba? At parang gusto mo pang sibayin pabalik ng impyerno? Of course, hindi natin magagawa yan. Ang kaya lang natin gawin, hindi natin mawawala yung salvation. Ha? Eh kung yan ay dinagdag ng Panginoon sa church, ibig sabihin, magkasama kayo sa katawan ni Kristo, paano mo pa sabihin na ayoko sa iyo?
Sabihin mo sa kamay mo, ayoko sa iyo, sa isang kamay. Ano, isang kamay ka lang? Paano tawag yun? Putol? Gusto mong isa lang ang kamay mo? Gusto mo isa lang yung mata mo? Eh lahat ng inilagay ng Panginoon sa kanyang katawan, sa church ay may bahagi. Hindi ka pwedeng mag-alis ng isang bahagi dyan. Diyos ang naglagay dyan. Wala tayong karapatang alisin. Kahit magkamali pa yan, hindi ikaw ang tamang tao para magtanggal ng kapatid mo na inilagay ng Diyos sa kanyang katawan. Amen. I hope you're listening. The righteousness of God is not there. The kingdom of God is all about righteousness. We need to live righteous in this wicked world. Sabi ng Panginoon, live righteous in this wicked world. Be holy for I am holy. We need to live holy in this wicked world. Amen. Forget that unforgiving spirit. That's not of God. Hindi yan sa Diyos, kapatid. We need to forgive, huh? As often as God forgiven us. Tayo nga, lagi tayo nagkakasumasablay sa Panginoon, pero pinapatawad tayo. Tapos tayo, nagkamali yung kapatid natin, hindi natin mapatawad. Who are we? Are we better than God? Huh? Are you better than God? Ha? Hindi mo pwedeng sabihin, ayoko sa'yo, no, hindi mo pwedeng sabihin. Yan ay bahagi, yan ay inilagay ng Diyos yan, hindi mo pwedeng alisin yung ang Diyos ang naglagay. Diyos lang ang pwedeng magtanggal sa kanyang inilagay. Amen! It's not, it's not you, it's not us. Hindi tayo yun. And wala dyan yung righteousness ng Diyos, kapatid, wala. Amen! The righteousness of God is no longer seen in the life of a Christian sometimes. No? Kaya minsan makikita mo, nandun pa rin yung kanyang bad habit, nandun pa rin yung kanyang mga vices, nandun pa rin yung kanyang laziness, nandun kanyang disobedience. No? Wala yung righteousness ng Diyos dun, kapatid. The kingdom of God is within you. Yun ang magandang isa't samay natin. Yung kingdom ng Diyos ay nasa akin. Magpapasimula sa akin. And the kingdom of God is all about righteousness. It's all about peace. What about peace? Ano ba yung kapayapaan? Not only the kingdom of God is not only about righteousness but also peace. My question is, how peaceful your life being a Christian? Gaano kapayapa ang buhay natin bilang isang Kristiyano? No? Gaano kapayapa yung ating buhay samantalang tayo Kristiyano na? Anong nagbabother sa atin bilang Kristiyano? Anong klaseng problema ang nagtatanggal ng kapayapaan natin? Ha? Isang maliwanag na peace, hindi peaceful ang klase ng buhay na walang utang. Walang Pilipino na walang utang nga eh. Kahit na mayayaman, nangungutang pa rin eh. Kasi sistema ng sanglibutan. Ang mahirap lang sa ating mahirap, may utang na nga, wala pang utang na loob. No? Kaya ano ang nagtatanggal ng ating kapayapaan? Sa gitna ng unos sa buhay natin. Pag dumating yung unos, pag dumating ang problema, ano ang nagtatanggal ng peaceful mind natin? Nung dumating ang COVID, nawalan ka ba ng kapayapaan? Konti po, Pastor.
Salamat naman kung konti lang. Ha? Pero nakikita niyo ba na ito yung instrumento ng Diablo para tanggalin talaga ang kapayapaan mo? Kapayapaan natin? Kapayapaan ng sanglibutan? I-dislocate yung tao because of fear? Samantalang may panglaban naman tayo sa fear. Faith. Faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Di ba? Pananampalataya yung panglaban natin sa fear. And yet, nangingibabaw pa yung fear. Amen? Anong klaseng problema meron tayo ngayon na nagtatanggal ng ating kapayapaan? Ha? Anong problema mong meron ka? Problema ba sa asawa? Pasawa ko, pastor. Ganun pa rin eh. Nagpapasaway pa rin. Parang mga anak ko din. Ha? Anong klaseng problema meron ka na nag-aalis ng iyong peaceful mind? Anak? Asawa? Kamag-anak? Kapitbahay? Kaibigan? Katrabaho? Sino? O ano ang nag-aalis ng kapayapaan mo? Ang masakit nun, baka kapatiran. Kapatiran mo, pag nakikita mo na napaparaning ka, ayoko siyang makita, ayoko siyang makita. Adik ka ba? Hindi mo pwedeng hindi makita, eh, parte yan ng katawan. Ah, sabihin mo sa katawan, ayoko na itong kilikili na itong baho. Wala kang magagawa, nakakapit yan dyan, kahit gano'ng kabaho yan, wala kang gagawin kundi ko gamutin para mawala. Diba? Ganun lang kasimple yun eh. Ayoko sa pano to, puro athlete boots. Sige, putulin mo. Kaya mo yun? Hindi, wala kang ibang gagawin kundi gamutin yan para maging kaaya-aya. O, hindi ka pwedeng magtanggal ng miyembro ng katawan mo. Hindi mo gugustuhin yun. Ay paano pa kaya yung nilagay ng Panginoon sa kanyang katawan? He is the head and we are the body. Anong karapatan natin tanggalin yung bawat membro ng church, ng katawan ng Panginoong Jesucristo? Kahit gaano kapangit yung nakalagay diyan sa katawan mo, pag tumingin ka sa salamin, ang pangit naman nito. Paano kaya tanggalin tong ilong na to? Eh di lalo kang pumangit. Oh, maigingit, nakataob yan eh. Perfect pa rin kahit na medyo flat. Di ba? Eh kung tinihaya ng Panginoon yan, subukan mo daw. Oh, nakakita ka ng tihayang ilong? Anong gagawin yan? Pagka umuulan, di yun ang nakasombrero. Eh, malulunod ka, kapatid, pagka binaligtad ng Diyos yun. Kaya nga, inalintulad ng Panginoon yung kanyang iglesia sa kanyang katawan. Perfect! Lahat yan ay mayroong bahagi, huwag mong isabihin na, kalingkingan lang yan, walang pakinabang yan. Kapatid, sakit ng kalingkingan ay ramdam ng buong katawan. I hope you're getting my point. Amen? Napakahalaga na yung kapayapaan na binigay sa atin ng Panginoon bago siya umakyat sa langit, dapat manatili yan sa atin hanggang sa muli niyang pagparito. Huwag aalisin ng sino man, lalo na aalisin ang kapatid mo sa pananampalataya. Ha? Hindi siya ang may problema, ikaw ang may problema. Ang sabi ng Biblia yan, talk to him, kausapin mo. Ha? Forgive him. Amen. I hope na naunawaan niyo po yung pinag-uusapan natin. Yung sinabi na po yun, the kingdom of God is within you. Kapatid, pinag-aharian ka na ng Diyos dahil ikaw ay anak na ng Diyos. Bakit mo hahayaang mag-ahari yung galit dyan sa puso mo? Amen. Nahayaan mo maging bitterness hanggang sa hindi, bago mo malaman, wala na, lugmok ka na dahil dyan sa kasalanan na yan. Di ba mas magandang sumunod na tayo sa advice ng Panginoon? Magpatawad ka 70 times 7. Hindi mo na mabibilang yun. Amen?
Huwag natin tuldukan yung pagkakamali ng ating kapatid. Lahat tayo ay subject sa pagkakamali dahil tayo ay sinful nature. Kaya huwag tayo mag-condemn ng isang tao na nagkakamali. Amen! Lahat tayo ay bahagi ng katawan ng Panginoong Hesukristo. Amen! Mas magandang isipin natin, bakit kaya hindi na lang isipin natin the kingdom of God is within my heart. Tingnan mo, pagkatapos ng peace, anong sumunod na sinabi ng Panginoon? Joy. Kasi you cannot attain joy without peace. Hindi ka pwedeng sabihin masaya ako, pero pag nakita mo yung galit mo, ang ngiti, sarap ng ngiti mo ngayon pag nakita mo. Di ba? Amen? It's not healthy. Hindi makakatulong sa'yo. Yan ay magdadrag lang sa'yo para ikaw ay manatiling bata sa pananampalataya. So what about joy? Do you really have joy in serving the Lord? Masaya ka ba na ikaw ay nasa church ngayon? Masaya ka ba na ikaw umaawit ng papuri sa Panginoon? Masaya ka ba na nakakapakinig ng salita ng Diyos? Masaya ka ba na nag-involve ka sa ministry ng Panginoon? Masaya ka ba na nakakapagbigay ka sa gawain ng Panginoon? Masaya ka ba na ikaw ay nag-involve sa programa ng church? It should be joy. Joy unspeakable. Full of glory. Full of glory. Amen. The kingdom of God is all about righteousness, peace, and joy. Amen. Dapat masaya tayo. Sa bawat programang meron tayo sa church, dapat masaya tayo. Every time na ikaw yung schedule sa pagbabasa ng Biblia, dapat excited ka magbasa ng Biblia. Amen. Hindi yung iiwasan mo. Paano ko kaya maiiwasan magbasa ng Bible? Paano ko kaya iiwasan makapag-pray? Paano mo mai-enjoy yung Christian life mo? Tinutulungan na nga tayo ng Diyos para tayo ay lumago sa ating pananampalataya, tapos tayo naman iwas ng iwas. Saan tayo pupulutin? Paano tayo ilalago? Amen? Again, the kingdom of God is all about righteousness, peace, and joy. Jumong? Jumong. Parang nabuhayan na si Jumong. Pero hindi pa tapos Jumong eh. Dalawang puntos pa. So, anong klaseng righteousness meron tayo sa harapan ng Diyos? Anong klaseng peace meron tayo sa harapan ng Diyos? Every time na may darating sa ating problema, disagreement, anong response natin sa problema? Ha? Decision ba? Pag nakarinig ka ng bad words, decision ba? Ayoko na magsimba dyan. Bad decision. Don't make any decision when you are in the peak of your emotion. Wag. Ha? Kung meron ka mang narinig na masakit sa'yo, ang pinakamaganda mong gawin, lumuhod ka at makipag-usap ka sa Panginoon. Ha? That's the best thing na dapat natin gawin bilang Kristiyano. Every time na tayo may kakaharaping problema, kung saan, imbis na pumunta tayo kung kani-kanino, hihahanap tayo ng counsel, kung kani-kanino, humanap tayo ng counsel ng Panginoon, magbasa ka ng Biblia. Lumapit ka sa mga tao na alam mong makakapagbigay sa iyo ng good counsel, biblical counsel. Huwag kang hahanap ng sympathy sa iba, na magpapamper, o magtatapik sa iyo, okay lang yan. Ha? Magsisimpati sa iyo, oh, mali talaga sila. So, hindi ganun. Hahanapin mo palagi ay truth mula sa salita ng Diyos. Ha, manatili sa atin yung righteousness ng Diyos because that's all about the kingdom of God. Righteousness, peace, and joy. Manatili sa atin yung joy, yung katuwaan sa paglilingkod sa Panginoon. Ha? Sabi ko nga, isang bagay lang pa magpapalungkot sa atin sa gawain ng Panginoon.
And that is sin. Amen. At kadalasan, yan ay sin of pride. Pride. Pride ang magpapalayo sa atin sa gawain ng Panginoon. Ayoko na dyan kasi ako na naman ang papatamaan dyan ni Pastor eh. Nagbabayad ka ba ng malaki sa akin para ikaw ang lagi kong bigyan, gawa ng mensahe? Subukan mo lang magbigay ng malaki baka sakali. Hindi naman eh. Di ba? At saka bago ka pag marito, nagawa na yung mensahe. As God leaded me, as God gave me the message, ha? Wala tayong karapatan, no? Nasirain yung programa ng Diyos sa buhay natin bilang Kristiyano. Ha? Yayamang naligtas na tayo. Ikaw ay na-born again, na maliwanag sa iyo yung kaligtasan. Ikaw ay pupunta sa langit pag ikaw namatay. And that is good. Ang kinakailangan mo lang ay mamuhay ayon sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Huwag mong ibaba yung standard ng Diyos. Abutin mo yung standard ng Diyos, which is the biblical standard. Hindi po mahirap ang pagsunod. Ha, hindi mahirap sumunod sa standard sa Kristiyanong willing sumunod sa standard. Amen. I hope Jumong. Nalulungkot pa rin si Jumong kasi bakit sinabi niya na ilang beses na yan si Pastor eh. Ha? mga tatlong beses pa mong tapos na talaga ako. Ha? At mamayang hapon itutuloy natin about the kingdom of God. The kingdom of God. The kingdom of God is within us. Within you, within me. No, kaya ito dapat ang makita sa buhay natin, yung righteousness, yung peace, and joy. Kaya walang Kristiyanong hindi masaya. Lalo na pag-araw ng Linggo. Pag nalungkot ka pa dahil meron kang kagalit, may problema ka. Ang solusyon niyan ay repent. Change your mind towards God. Ha, baguhin mo lang yung isip mo. Nagkakamali ka ng iniisip. Baguhin mo lang. Magpatawad ka kung hindi ka pa man nagpapatawad. Kung ikaw man ay nagawa ng mali, magpatawad ka. Kahit hindi pa humingi ng tawad, magpatawad ka na. Ay lalo na pag humingi ng tawad. Anong karapatan mong hindi tanggapin ang paghihingi ng tawad kung tayo nga ay pinatawad ng Panginoon? Di ba? Ganun lang naman kasimple ang buhay. Ganun lang kasimple yung pinag-uusapan nating kingdom ng Diyos sa ibabaw ng lupang ito. Tayo yun. At yan ay nasa puso natin. Kaya dapat synchronize, kita mo synchronize dapat ang movement ng mga Kristiyano eh. Walang hiwalay. Lalo na sa iisang iglesia, sa iisang katawan ni Kristo. Meron tayong iisang ulo, which is the Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, iisa yung pinanggagalingan ng ating command. Ah, kung saan ikuman yung ating paa, dun lang ito hahakbang. Kung anong pahawakan sa ating kamay, yun lang hahawakan natin. Kung anong papasabi sa atin, yun lang ang sasabihin natin. At hindi tayo sasablay, hindi tayo sasala. I hope the message is clear. Yun na talaga, mom. The kingdom of God is within you. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo yung manalangin. Dakilang Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. Muli po napupuri kami at nagpapasalamat sa natapos po namin pag-aaral ng iyong mga salita. Thank you so much, so God, for your word. Thank you for the message. Na po yung napatuloy po itong palaguin sa puso at isipan ng bawat isa sa amin. Salamat po, Diyos, sa kabutihan po sa amin. Binabalik po namin ang buong kapurihan, ang kalulatian sa inyo. At kung may nakikita mong kayong bahid ng kasalanan sa aming puso at isipan, tawarin niyo po kami. In Jesus' name I pray. Amen. Kasumbahagi mong tayo kinausap ng Panginoon sa mensahe. Ito bakit hindi tayo lumapit sa Panginoon at tayo makipag-usap sa Panginoon. Ano mang kahinaan meron tayo, ano mang
problema meron tayo sa ating puso at isipan, ba't hindi tayo lumapit? At tayo manalangin. Meron man tayo hindi mapatawad, let's learn to forgive. Come to God. Talk to God. And make a commitment. Pwede kayo lang Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. Muli po nagpupuri kami at nagpapasalamat sa mga salita niyong nahayag sa umagang ito. Thank you so much, so God, for your message. And I pray na patuloy pong palaguin ang mga salita niyo pa sa puso at isipan ng bawat Diyos sa amin. Okay, salamat po. At masa po kami ang mga inalapit ng iyong mga anak sa umagang ito. Tinugon niyo na nga po, Panginoon Diyos. Panginoon, ikaw naman po ang nangako. Ano mang hinilingin namin sa inyong pangalan o Panginoong Yesus, ipagkakaloob niyo po sa amin. At maraming salamat po, Panginoon Diyos. Binabalik po namin ang buong kapurihan ng kaluwalhatian sa inyo. At kung may nakikita mong kayong bahid ng kasalanan sa amin po sa tisipan, patawarin niyo po kami, O Diyos. Ito po'y aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Yesus. Amen. I hope meron tayong tuturan sa umagang ito. Amen. Amen. Alright, after the closing prayer, let's shake hands with one another. At yung bisita ay pakisharean nyo lang po kung just check. No?
Ilan yung bisita natin? Dalawang po. Dalawa sa Sunday School. Dito isa. Six alive. All in all, we have nine first time visitors. So let's pray for them. Kung mga nandyan pa sa live, i-contact niya tapos i-ano, i-sharean. Gawin yung parang kung paano niyo makakausap. So, message niya na ngayon pa lang. Right? I hope masaya pa rin tayo. Ayan. At babalik tayo mamayang alas 5. Amen. Amen. Pagbalikan, din lang hindi masaya eh. Bakit ba ang hirap bumalik sa hapon? Masarap ba matulog? No, masarap matulog sa hapon eh, no? Pero, isubukan mo kayong i-alarm yung ano mo pag natulog ka. I-alarm mo kahit mga 4:45. No? Kasi kung wala ka rin lang ang gagawin, matutulog ka. Magandang makipag-fellowship ko dito mamaya. Masaya pa. Amen. Amen. So please be back at 5 o'clock and let's enjoy the fellowship. Let's enjoy the Word of God. Oh, maganda po yung puntos na kadugtong niyang Kingdom of God na yan. So, subaybayin niyo po. Kaya nga, ganun na nga lang ang ginagawa ko para gusto kong sundan niyo para makompleto niyo man lang yung Sunday niyo. Basta nakukompleto naman po namin sa live streaming. Hindi ako naniniwala doon. Kasi pag nandun ka na sa live streaming, buti kung magbihis ka pa. Ihigyan mo pa yun. Sasabihin mo mamaya, sus, mamaya ako na lang papakinggan ulit para malinaw na kasi mayroong interference kaya magandang idea yun kasi pagka recorded na malinaw na siya no? Maganda naman sana yun pero mahirap nang balikan yun kasi marami na iba kang schedule na gagawin no? Kaya as much as possible yung inilaang panahon sa inyo ng Panginoon yun, i-grab mo yun kasi bahagya tayo makapag-backtrack ng mga bagay na mahalaga dahil mas meron tayong hinaharap na mas mahalaga. Amen. So the most important part of the Bible in the life of every believer is the application. The most important part of this book in our life is the application. Amen. Let's apply the Word of God. Amen. Alright, pagiging tayo pilit, tumayo at tayo manalangin. Kasipag dakilang Diyos ang mga pangyarihan sa lahat, muli po nagpupuri kami at nagpapasalamat sa natapos po namin pag-aaral ng iyong mga salita. I pray na patuloy po itong palaguin sa puso at isipan ng bawat nakapakinig o Diyos. At ang dalangin ko po sa oras na ito, sa pansamantala po namin pag-iwahiwalay, ingatan niyo po ang inyong mga anak na uwi sa kanilang tahanan, hawakan mo po ang kanilang mga sasakyan, at makarating po sila ng safe and sound at ibalik niyo rin po sila sa bahay sambahang ito sa alas 5 sa gano'n na magkakasama-sama po muli kami na sasamba sa inyo at may-enjoy po namin ang fellowship sa bawat anak niyo Panginoon Diyos. But salamat po Panginoon Diyos, ibinabalik po namin ang buong kapurihan ang karuwalatian sa inyo at kung may kasalanan mo kami nakita niyo sa puso namin at tawarin niyo po kami. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you and good day.